Ay, nako. Bakit nga ba ito mahalaga? Para ipaliwanag sa atin, makakausap po natin ang eksperto. Wait lang ha. Eksperto po pag ito ang usapin. Attorney Noel Del Prado. Attorney Noel, maganda umaga po sa inyo. Magandang umaga, binibining Bernadette. At magandang umaga, binibining Winnie. Thank you. Type na type namin yan. Kinilig na tayo, Tita Winnie. Binibini. Correct. Kahit ginang na, binibini pa rin. Oo, feeling binibini. Wait, attorney. Sige, bago kami kiligin ng todo ni Tita Winnie, no? Ano ba ang notaryo at ano po yung mga pinapanotaryohan at bakit? Okay. Yung notaryo ay isang legal na proseso para gawing public document ang isang personal document. Pero kadalasan, mas madali natin itong unawaan kapag sinabi natin yung mga halimbawa, yung ating deed of sale, halimbawa lupa o sasakyan, hindi mairehistro sa pangalan ng bumili kung wala itong notaryadong pagbebenta. Kasi yung notaryo, ginagawa niyang yung personal o yung commercial na transaksyon, ine-elevate niya yung legal na value para ito ay dagli ang tatanggapin ng isang ahensya ng gobyerno o minsan yung korte mismo, admissible in court or admissible in administrative agencies. Attorney, nabanggit niyo yung private at public document. Ano, siguro i-differentiate lang natin yun. Bakit mahalagang yung pribadong dokumento magiging publikong dokumento? Okay. Yung halaga nito, halimbawa, yung bentahan, kahit na anong uri ng kontrata, valid na ito sa pagitan ng mga seller at buyer. Pero kung gusto nating ang salita sa batas, if we want to bind the whole world, ibig sabihin, halimbawa yung, kasi karaniwan, halimbawa, binenta mo yung lupa, kailangan irehistro yan sa Register of Deeds o dun sa Land Registration Authority upang ipagbigay alam sa buong mundo na walang pwedeng kumuha nito at walang pwedeng magpanggap na sila ang may-ari. Dahil sa mata ng batas, kung sino yung rehistradong may-ari, siya ang tunay na may-ari dahil yung pinaka mabisang ebidensya ng pag-aari ng lupa ay tinatawag na titulo at hindi mapapalitan yung pangalan ng owner sa titulo kung wala nitong notaryadong deed of sale. Kita Wines? Yung ganun, yung parang sinasabi sa korte, attorney, known by all men, parang ganun. Yun, parang legal fiction na kahit na hindi talaga alam ng lahat ng tao, nakatali o bound ang lahat dahil kumbaga yung pinagkakatiwalaan nating rehistro o yung registry halimbawa ng mga sasakyan sa LTO, yung Land Registration Authority para sa mga lupa at bayat lupa, yan yung pagka nagkaroon ng pag-aaway, titignan sino ba yung rehistrado may-ari. At kagaya nga yan, yung pagbebenta ng sasakyan, kung hindi nailipat sa pangalan ng buyer, ang hahabulin pa rin yung original na nakarehistro sa LTO. Siya yung may pananagutan dahil mayroong karapatan yung publiko na mag-rely doon sa public registries ng ating property sa Pilipinas. Attorney, pagkatapos po bang mainotaryo ang isang dokumento, meron pa po bang susunod na proseso to complete the, well, the process? Oh, yung pagpapanotaryo, kumbaga intermediate step lang siya kasi ang pinaka mabisa yung pagpaparehistro doon sa pangalan ng bagong owner, whether ito ay personal property or real property. Pero hindi nga yung tatanggapin halimbawa ng LRA o Registry of Deeds o iba pang halimbawa sa korte kung hindi ito public document. Kaya napakahalaga nung ginagawa ng mga notaryo, hindi lang ito simpleng pagpirma o paglalagay ng selyo ng notaryo publiko. Merong ginagawang pagsisiyasat. Halimbawa, yung bang tao na humaharap doon sa notaryo publiko ay siyang
nagpapakilala na pumipirma doon sa halimbawa affidavit or deed of sale. At tinitiyak din ng notary publiko na authentic yung pirma. At kadalasan, nalalaman yun kasi mismong sa harap ng notaryo kailangan pirmahan halimbawa yung mga affidavits. Hmm. At in all cases, kailangan sa notaryo haharap. Ibig sabihin, hindi pwede yung parang papadala mo lang yung dokumento doon. Oo. At kahit na humarap ka, kailangan magpakita ka pa rin ng government IDs para mapatunayan na ikaw talaga yung nagpapakilala na pumipirma doon sa affidavit o sa deed of sale. Or kaanak mo yung nakapirma doon sa dokumento. Oo, pero kahit na yung kamag-anak, hindi pa rin pwede kasi pagka sa notaryo, ang meron dyan nakalagay, subscribe and sworn to. Ibig sabihin, pinirmahan at pinanumpaan sa harap ko. O kaya, yung mga partido, the parties appeared before the notary public at nagpresenta sila ng mga angkop na identification, yung mga government ID. Hindi talaga pwede yung hindi talaga humaharap. Mismo. Kadalasan, hindi talaga humaharap, pero malaking risk para sa mga partido na ito ay ma-invalidate at malaking pananagutan din dun sa abogado na notary publiko. Nagkakaroon din siya ng administrative liability. Pwede siyang masuspend, hindi lamang sa pagiging notaryo, pwede siyang matanggal din bilang abogado, ma-disbar o masuspend sa kanyang practice of law. Wow! May ganun palang mga connection, Ate B. After, oo nga eh. So, dapat talaga maayos rin yung nagnonotaryo. Kasi I guess, attorney, paano to? Kunwari nagpanotaryo ka sa maling notaryo, patay. Or ano ba, may lisensya rin ba yung pagpapanotaryo? Pati ba yung inyong usapan itong other party, maapektuhan? Uh-oh. Yung sale ninyo, yung transaction ninyo, o kung ano man yan? Yung binabanggit mo siguro, halimbawa yung nagpanotaryo ka sa ilalim ng tulay o sa kanto na walang... Kasi di ba marami tayong nakikita na nasa karton lang, nandyan sa poste ng ilaw. So kadalasan, hindi yan tunay na notaryo. Kasi ang notaryo publiko sa Pilipinas ay unang-una kailangan abogado. Pero hindi lahat ng abogado ay notaryo publiko. Yung abogado na gusto maging notaryo publiko, gagawa pa yan ng petisyon doon sa regional trial court kung saan niya gustong mag-notaryo. At... Wait, so attorney, kung si Raulo yung kausap mo, sabihin, lika dito tayo magpanotaryo, tapos tapos hindi natin alam, hindi totoong notaryo, yung dokumentong hawak mo, fake pala. Mm-hmm. What happens? Wala pwede na. Pwede mapawalang visa yung, yung transaction. At nagkakaroon ka rin ng pananagutan doon kasi kung alam mo na kolorum yung pinupuntahan mo, wala kang dahil or hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko naman alam. Kumbaga, dapat lahat ng tao alam na sino lang yung mga lehitimong notaryo publiko. Hindi pwede yung iba dyan or may ilan na yung mga sekretarya o yung mga clerk lang yung pumipirma. Hindi pwede yun. Kasi unang-una, kailangan nakalagay doon sa batas na kailangan na humarap sa notaryo. So kung yung mismo notaryo wala doon, kanino sila humaharap, yun ang laman noong pinanunumpaan nila. Yung iba, tatakbo lang pagpas, pupunta lang sa eskinita, paglabas meron ng notaryo, di ba, yung ganon? Delikado yun. So in this case, attorney, paano malalaman na lehitimong nagnonotaryo yung pupuntahan ko? Karaniwan doon sa, alimbawa sa mga law offices yan, kumbaga, hindi yan tatakbo. Ibig sabihin, kung magkaroon man ng aberya, madali silang matunton. Okay. At tandaan natin, yung sa pansinin natin pala doon sa notaryo, nakalagay dyan lahat ng impormasyon doon sa abogado nagnonotaryo, nandyan yung kanyang professional tax receipt, nandyan yung kanyang IBP number, yung kanyang roll number. Lahat ito ay, kumbaga, para ding pag pumipirma yung mga doktor sa mga reseta, madali silang papanagutin kung hindi sila, kung pineke yung mga pinipirmahan ng isang lisensyadong professional. Ano ulit po yung mga numero? Anong mga... Ano ito? Andyan yung professional tax receipt. Okay. Yung
yung lawyer's ID number, yung License number. License number, IBP number yon. Yung roll number, yan yung pumirma ka sa Supreme Court bilang huling hakbang ng pagiging abogado. Okay. Pati yung IBP number, yung Integrated Bar of the Philippines number, kasi lahat dapat merong IBP number. In good standing, oo. Okay. Dapat yung lawyer, hindi lang siya notary publico, dapat member of the bar din siya in good standing. Kasi napaka-importante niyan, attorney. Kasi napapansin niyo dun sa mga government offices, di ba kailangan ipanot, may mga dokumento kailangan ipanotaryo. Tapos makikita mo sa lansangan, sa may eskinita, nakalagay notaryo publiko o notary public. For convenience, doon na lang kami pupunta kasi kesa naman maghanap ako ng opisina ng abogado, pero mali pala yun, attorney? Oo, kasi halimbawa, ikaw yung bumibili ng lupa, pero hindi pala... kumbaga hindi totoong notaryo, ibig sabihin walang bisang legal yun. At certified. Pagka nagkaroon ng aberya ng kaso, matatalo ka. At wow. Hindi lang yun, kasi yung ibang ito ay kumbaga yung notaryo publiko, siya yung official na o legal na official kung saan ka nangangako na totoo lahat yung inilalagay mo doon sa dokumento. Yung mga tao na magkakamali dyan or magwawalang bahala, pwede silang makasuhan ng perjury kung hindi totoo o hindi accurate yung kanilang mga ipinanunumpa doon sa mga affidavits o minsan sa deed of sale. Kasi minsan sa deed of sale, sinasabi niya siya yung true and absolute owner of the property. Yung pala, hindi. Lokohan pala ito. Meron ka pa, Ate B? Okay na ako. Dami kong natutunan. Ilang magkano ba normally binabayaran sa notaryo? Importante yan. Doon sa, meron daw published ang Supreme Court na talagang average fees. So, pwedeng as low as 1,000 to 5,000 to as high as 1 to 2% ng property involved. So, kung malakihan yung property na ibinibenta, pwedeng maningil yung notaryo publiko hanggang 1 to 2% ng inyong halaga ng inyong property na binibenta. Ayan, 1 to 2%. Last na lang ako, Ate B, kasi nabanggit kanina ni attorney na interim lang yung pagnonotaryo. Ibig sabihin, panimula sa may susunod pa na proseso. Kung halimbawa, attorney, napanotaryo ko na, kaso hindi ko na pagpatuloy yung pagre-rehistro. May expiration date ba yung notaryo ko? Walang expiration date yung notaryo, pero ang kailangan natin tandaan, halimbawa doon sa mga lupa, pagbebenta ng lupa, o kaya minsan yung mga usapin ng mana, meron tinatawag na adjudication ng mga heirs o yung extrajudicial settlement of estate, meron yung mga tax implication mula doon sa date ng notaryo. Kaya kailangan magpa-assess ka ng tax at bayaran ka agad yung taxes kung merong kailangan bayaran. Kasi yung notaryo, pagka na-notaryo na, tumatakbo na yung metro. At kung lumampas ka doon sa takdang araw, meron yung mga penalty sa usaping buwis. Legal, buwis. Usaping taxes naman. Ayun, yun naman. Nakon, dami naming natutunan as always, attorney. Maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinigay nyo sa amin. Ate B, di ba, pagka si attorney Noel Del Prado, talaga namang tiyak at tama ang impormasyon natin. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Yung abogado, hindi nakakatakot. Yung parang makikinig ka lang, parang pinapayuhan ka lang, di ba? Oo, tapos pagka nagsasalita siya, parang mura lang ang bayad. Hindi na umimik. Ayan. Hindi na umimik. Silence means no. Pag sa inyo, libre. Thank you, attorney. Stop. Binding yan. Dahil sinabi mo, di ba? Okay lang ko panotaryo yung sinabi mo, attorney. Maraming salamat ang ating legal expert, attorney Noel Del Prado, as always. Thank you, sir. Oh,